So, inadala na ako ni Mudrakels ng makina, pero hindi ko siya maintindihan paano So, ang mangyayari, meron tayong makina, pero I will teach you how to make a mask through manual. Kasi wale! Hindi ko kaya gamitin yan! As sandali lang ha. Ayan, so ipiprepare ko yung mga materials natin. So, we need yung mga shirt ng tatay nyo, ng boyfriend nyo, or yung mga shirt nyo na luma, pwede nyo gamitin. Actually, ito, this is actually the shirt that I sell on my page. This is made out of, printed from my paintings. So, meron ako ang iba-ibang designs na pwede nyong pagpilian. Pero ito kasi yung magandang gawing mask kasi medyo makulay siya. Tapos, ano, parang fashion. Fashion! Fashion! Sinira. Yung nakakaloka dun, ayun! Sinira ko! Ay, guys, iniikot lang pala siya. Ganun lang pala siya. Ayun, oh. Oh. Sarayong for life. So, I got my pattern from Stephanie Hong. At ito po ay binigay sa akin ni Ate Mila, ang aking good friend sa US. This is actually an idea that she shared to me. Kasi alam niyang, ano, mahilig ako sa mga self-made products, ganyan, mga DIY. So, I am going to share with you this DIY na mask and shirt from your father's cabinet. Magnakaw kayo. Or di kaya yung mga jowa niyong hiniwalayan nyo na, yung mga gamit na gusto niyo itapon. Huwag niyo pong itapon kasi pagkakakitaan niyo ng pera yun. Or di kaya, pwede niyong gamitin yun for your health purposes. And fashion purposes. Ganon! So, yung mga materials na kailangan natin is ito. Simple lang. Ito, shirt, yung old shirt. And then, syempre dahil colorful ang aking shirt na gagamitin. So, I'm using blue and purple na karayom. Ni, na ang tawag dito? Na sinulid. Na sinulid. And, syempre, itong karayom. Na maliit. Tingnan natin kung kaya kong i-shoot yan. Sabi nga nila, life is like, needle. Gumawa ko ng sariling coat. At saka syempre, kailangan natin ng gunting. Kaya yung gagamitin natin pang-lock ng paglagay sa ears is recycled na mask. So, ito po yung old mask. Kasi syempre, yung mga mask na ganito, isang beses mo lang sila gagamitin. Mapapakinabangan mo pa rin itong rubber na ito. Ko, hirap ipasok ang virgin kasi nitong karayong ko. Guys, galing lang sa ano ko, sa lalagyan. Alam mo na, kasing virgin ko, kaya ang hirap tuloy pumasok. Beep! Pensya na kayo sa kuko ko ha, kasi alam nyo pag pintor, wala talagang perfect na kuko. Kasi kahit naman i-manicure, pedicure ko yung kuko na yan. Sandali lang ha, ano ba to? Virgin? Di ba, kailangan mo pang dilaan. Guys, mas virgin pa sa akin tong karayom na ito. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is... So, isa-stylize muna natin itong ating shirt. So, habang nagsistylize kayo, may iisip kayo. Boyfriend, niloko pa yun. Iniwan kayo, niloko pa yun. Kaya ang gagawin nyo, panggigilan nyo na lang yung mga t-shirt nila. Yeah, so, i-measure muna natin kung gano'ng kaano, kahaba mo gusto. Dito mo gusto. Pag hanggang dyan, ipo-fold mo na siya ng ganon. Fold na natin siya, ha? Tapos, gagawin natin, gugupitin na natin siya ngayon. Actually, ito yung mga ginagawa ko, yung mga shirt na pag kunyari may mga binibigay, tapos gusto ko ipapromote. Eh, syempre, mas gusto ko yung sexy, diba? Kaya, ginagawa ko, ginugupit ko sila, ginagawa kong dinidesign ko. So, ganun lang po. Gupitin na natin ito. Suot niya na siya. Pak! Pak! Ah! Pak!
Pero hindi pa nagtatapos dyan. Pack! Pack! Char. Sandali lang, hindi pala to modeling. Sorry, nakalimutan ko. DIY nga pala to. DIY mask nga pala ito. Nagkamali ako, guys. Okay, so ang gagawin ko dito, stylize natin. Mas maganda pag may arms or wala. So, ngayon, sisimulan na natin gawin ang ating mask. So, ito, makakagawa to ng ilan kaya. Kasi kailangan natin ng apat na ganito. So, pwede na siyang gawing kung ito isa. So, 4 na yan. And to do that, lalagyan natin ng pin. Tela para hindi talaga makakapasok yung mga virus in the environment. Char! Talagang parang sigurado walang virus in the environment na makakapasok sa ating mga lungs and everything. Tapos, kupitin na natin siya. Ano yung mas preferred nyo na mas madali sa inyong way? Ito lang kasi yung sa akin yung madaling way kasi susundan ko yung pattern. There you go. So, meron tayong first pattern. Ngayon, tatanggalin natin ito. Ayan na po siya. Diba? Ngayon, sa kabila naman. Kasi ang nangyayari parang magiging ganito siya eh. So, ang tatahiin natin is ito yung pagdidikitin natin. Ayan. So, now, gagawin natin, tatahiin na natin tong dalawang maghihiwalay na to. Okay, so now, ito po ang ididikit nating dalawa. Siyempre, kailangan ilayo natin to. Ganda sana kung may ano eh, pero pang manual lang talaga itong ginagawa ko para sa mga walang makina. Para to sa mga ano, yung mga walang mask, kasi syempre this is the new normal, guys. We need to always make sure that we're protected. And syempre, di ba, para protection na rin sa buong family. Eh, medyo may kamahalan ang pagbili ng mask. So, why not make your own, di ba? Out of all the mga gamit na ano nga. Kagaya nga ng sabi ko, yung mga jowa niyong hiniwalayan niyo na, instead na itapon niyo yung mga damit nila, gamitin niyo, di ba? Now, we'll work on the other side. Usually, it will only take 30 minutes. Pero kasi ako, maano ako eh. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Saya kasi ako, kaya galibog. Galibog! Uy, guys, ang ibig sabihin ng libog sa Bisaya, nalilito. Huwag mo nga bastos yung pag-iisip, ha? Actually, sa Bisaya, maraming words na pag tinranslate sa Tagalog, medyo nagiging bastos. Yung kadyut. Diba yung kadyut po sa Bisaya? Sandali lang po. Ganun yun. Parang yung ano eh, no? Yung sa jeep. Kuya, kuya, kadyut lang! Kadyut lang! Pero guys, ang ibig sabihin talaga ng kadyut sa Bisaya, saglit lang, sandali lang, ganon. Daming mga comedy talaga sa ano eh, sa Tagalog. So guys, medyo nabubuo na yung ating, di ba? Tapos may dalawang color ka pa na back to back siya oh. So pwedeng facing ng ganito, pwede ring dito sa other side. So dalawa yung pwede mong gawing ano, sides. And then, ngayon, ang gagawin na natin is, i-attach na natin ngayon itong ating rubber. So, yan. Pwede na natin ilagay na yun, ito. So, ginagawa ko, tinatahi ko lang siya dito. Nilalagyan ko siya ng kaunting space para pwede mo siyang i-fold ng ganyan. So, ngayon, tatahiin natin ito. Just make sure na matibay yung pagkatahi para hindi siya basta-basta matanggal. Okay! Tapos ngayon, ilalabas natin siya dito para i-attach natin siya sa kabila. Para ganito siya. Oh. Okay. So ngayon, tahiin natin siya sa kabilang side. There you go. Ito yung pang-clip ng ears. So, kailangan na natin itong ilock at kumuha ng panibago. So, this is it, guys. So guys, ito na siya, natahi na. Siyempre, kailangan mag-iwang ka ng konti dito sa dulo para dito natin siya babalik ta rin.
So, hihilahin natin itong nasa loob. Turn natin siya upside down. See? Ah! Excited ako! So, eto na po siya. And since nag-iwan tayo dito kasi at dito natin siya nilusot eh. So, ilalock na natin ngayon to. Okay, now we will lock it. Okay! Yay! There you go, guys. Eto na siya. So, ngayon, i-adjust nyo na lang according to your size. Kung ano yung size ng ears nyo. Ganyan. Kasi kailangan talaga pag nag-mask ka, yung mga nakikita ko kasi nagmamask minsan, hindi takip yung ilong, guys. Mali po yan, ha? Kasi nasisinghot nyo pa rin yung mga mikrobyo pag ganyan. So, kailangan make sure na naka-close dito sa taas at saka dito sa ilalim. Pero mas gusto ko tong side na to. So, ganyan siya dapat. Now, pwede nyo nang i-adjust dito. Itatali nyo. So, gagawin ko. Itatali ko to kasi malaki yung size sa akin. Malaki masyado yung size sa face ko. Okay, there you go. Guys, this is it. See? Pack. Modeling. There you go. Ito na po yung aking DIY on a tight budget. Kung gusto nyong makatipid, kasi syempre mahal yung mask, di ba? So, pwede kayong kumuha, like what I said, yung mga old shirt ng mga boyfriends nyo or ng daddy nyo na hindi na nila ginagamit. Or yung mga jowa nyong hiniwalayan nyo na, pwede nyong gamitin yung mga shirts nila instead na itapon nyo. So guys, stay safe. Make sure na nakamask kayo everywhere you go kasi alam nyo na yung ating new normal. Teka lang, hindi ako makahinga. Ayan. So, sana po nakapulot kayo ng aral dun sa tinuro ko sa inyong DIY mask, partnering with your favorite boyfriend shirt or your dad shirt. So, para mapakinabangan nyo pa rin, hindi nyo siya itatapon. So, once again guys, thank you so much for joining me on my vlog. And for all of you who are watching, I'm asking you guys to please subscribe to my channel and press the notification button para naman alam nyo pag meron akong bagong vlog. Thank you so much, my loves. I love you guys so much. I hope you will support me on this vlog and the next one. And guys, share it to your friends. Thank you so much.